Good morning. Gising-gising anak, maaga pa. Kasi mamayang 9, mayroon silang orientation meeting online. Tapos ako naman ay magwa-walking kasama si Jove at si Coco. Ngayon na, kanina pa naghihintayan. Nagmamadali na siya. What? Hindi ka makapaghintay? Ha? Asan si, ano, si Coco? Coco! Nagmamadali na sila, oh. Nababaliw na naman. Bit-bit ko yung basura. Dadaan na naman sa basurahan. Yan, medyo malamig pa. Kasi maaga pa. Punta kami sa basurahan muna. Daan kami sa basurahan. Oops! Here. Tara! Ay, mabuti na lang bukas. Medyo ano pa ngayon, malamig-lamig pa, maaga pa, maya-maya, sobrang init na. Tapos, etong sign na to, yung isang linggo pa to, parang may inaayos silang sa kalsada. Somewhere. Wala naman ako nakikita. Naku, mayroong bagong sign dito. Baka sarado yung sa kalsada. Saan kami dadaan? May nakalagay na detour. Didiretso daw yung mga sasakyan. Hindi pwedeng kumaliwa. Ayan. Doon na lang kami diretso. Kasi nga bawal kumaliwa. Meron ding yard sale, 9008. Hindi na lang kami. Nakakami mga kagalitan dyan. Nadiretso kami doon kami. Nakadaan. Guys, here. We're gonna go straight. Straight. Yun yung mga workers. Traffic management. Okay, fine. Dito na lang. Meron na lang sign dito ng home for sale. Marami na talaga nagbibenta ng bahay. Dito kami dumaan sa kabilang ano, street. Walang ano, walang nag-go-work sa kalsada. Eto, ano to? Church. Hindi ko lang alam kung anong religion. Basta nakalagay sa kanya ay church. Pero hindi siya Catholic. Ay, yung mga aso. Medyo may aso malaki. Nagwawala na naman si Coco. Gusto niya wakit dun sa aso. Ay, hindi na bawal na. Kaya nga keep distance na, diba? Yung diretsyo na to. Tapos, liliko ang pakaliwa. Ayan, papunta na yun sa park. Kasi diba dumiretsyo kami. Gawa na may mga nagtatrabaho dun. Ah, ito yung pangalan ng simbahan. Christ the King. Ayan. Dito yung maraming ano, Christmas decorations kapag mag-December. Diyan, papasok dyan. Diyan yun. Hindi ko lang alam ngayong December kung magkakaroon ng katulad ng last year. Gawa ng ano, pandemic. Merong puso, oh. Ano ba, display or umagana? Si Coco sa ngayon, andyan pa siya sa unahan. Mamaya pagpa-uwi na, nasa likod na yan. Hindi ko alam kung ayan yung umuwi, pagod na siya, tinatamad. Basta pagpa-uwi, nasa likod siya lagi. Tara na ditong kanto, pwede na ata kami ano dito. Lumiko. Pero hindi ko sure. Ah, hindi pala dito. Church pala to, nun pa sa unahan. Dito lang kami sa may malaking puno. Ano kayang puno ito? Tsaka ang dami niyang dahon. Hindi nila nililinis. Why? Pati sa katawan ng puno, meron siya. Malapit ang mas intersection. Oh no! Ay, oo. Lumadaan pala kami dito minsan. Pero galing din sa punahan pa. Naliko na sana kabilang sa ano. Sa kanto, kaya lang
Ano pala siya? Iikot-ikot lang. Tinignan ko muna yung map. Pag dito kami sa may stoplight, liliko, pakaliwa. Dire-diretso. Tapos, kakaliwa kami sa ano, Pecan Street. Pecan Avenue. Ganaan. Nandito na kami sa main road. Wala talagang tao. Kasi bukas yung ano, automotive. Bukas siya. Sarado yung ano, sarado pa yung mga store dito. Yung iba talagang for good na silang close. Lugi na ang negosyo. Sa kabila mga apartment. Dito na kami nilipo sa may ano, gasoline station pa kaliwa. Pwede pa dun sa unang kahit ang sobrang layo na dito na lang kami dito. Dito na kami. Lumiko na kami dito sa residential area. Eh, yung tanda ko na to, nakadaan na kami dito dati. Meron dito ano, plastic na pangkuha ng dumi ng aso. Banda doon. Ang linis ng bakod. Kaya lang magkaiba yung kulay. Ito kasi lumuluma na, itim na. Tapos yung sa dulo. Ano pa siya? Color brown, pabago pa. Ito yung plastic. Kukawa ako. Tumain naman si Joey. Kukawa ako na. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. Makapal. Si Joey sinisilip yung anong bakod. May aso kasi sa kabila. Layo na yung nalakad namin doon. Doon sa dulo, pili ko kami pakanan. Papunta namin park. Nakaka-LL sila sa buhay. Maganda yung ano. O, diba? Ano ba yan? Dito lang kami sa kanto. Kasi nakalagay na namang road work ahead. Ito yung hindi namin dinaanin kasi nga may nakalagay na sign. Dito na kami. Uyan na nga o. Nakalagay road close sa mga sasakyan. Sa tao, pwede naman dumaan dyan. Kaya lang, dito kami dadaan ang mas malayo. Pwede na kami lumiko dito. Pwede rin diretso doon, malapit sa school, kaya lang medyo malayo. Saan kami? Dito na lang. Dito kami dadaan. Medyo malapit. May daan sana dito. Papunta doon sa loob ng aming compound. Kaya lang nakalock yung gate. Diyan banda. Natuklasan ko lang yung nagbabike ako. May ano pala dyan, may gate. Sa likod banda. Dyan sa kaliwang yan. Dyan yung gate sa likod. Bali, ito yung kapitbahay namin. If you lose me, to feed your fantasy. Ayan. Ano yung bahay? Joey, uwi na tayo dun, oh. Kaya lang nakasarado. Nakita kami sa kanto. Yung kami liliko. May pusa nakita si Joey. Gustong lapitan. Nakababoy. Lahat na lang. Nabiligo na kami. Joey, come on, let's go. Tininap muna yung mapa. Kasi ang daming likuan. Ako saan kami mapunta. Dito na kami sa kanto. Punta na ng bahay. Ayan. Gumulong-gulong na naman si Joey. Go boy, go, go, go! Basa kasi yung damo. Kaya gusto nila yung damo. Gusto nilang magpakadumi eh. Madumi ka na naman. Joey, mali! Bumalik ka! Balik! Joey! Susumpalin kita ng isa eh. Tinan mo, umikot ka na oh. No. Balik dun. Huwag mo akong tigas ulo mo ha. Talaga naman batang ko.
Joey, Joey. Coco, come on. Gusto pang pumunta doon. Nabaliw na yung dalawa. Nabaliw na yung dalawa. You're done? Okay, come on. Nilapit na kami sa bahay. Nakikita ko na yung sign sa road na ano, close na. Nandito na kami sa bahay. Huwag kang panigay sa pinigay. Pinalis ako ni Angel to. Umalis daw ako. Tinitingnan ko lang naman kung anong ginagawa niya. Hindi ko naman naririnig kung anong sinasabi. Kasi nakaano siya, naka-headset. Ginamit niya pa yung headset ko. Walang paa. Ito yung buho ko. Bago kami bumasok dito sa bahay, nakausap ko yung kapitbahay namin dyan. Magpapaayos siya ng pintuan ng garahe. Kasi nasira. Tapos yung isa naman na may apo, niyayaya niya akong pupunta lang sila sa park. Tapos, hindi ako makapag-decide kasi maya-maya gagawa ako ng ano ng lunch. Paano ako makakagawa nun? Siyempre, hindi mo alam kung oras ka babalik o may kasama ka. Buti may sarili akong sasakyan, di ba? Pwede akong umuwi kapag kailangan ko na umuwi. Hindi makikisabay ako sa kanya. Kasi wala naman akong sariling sasakyan.